So, welcome back sa ating channel, mga Kadiyo. Yes, I would agree with you na mas maganda, instead na makipag-usap ka sa Western Alliance ng United States na puro defense and military, na at the end of the day, malalayo yan sa Southeast Asia. It's in Europe, it's in the other side of the Pacific, the United States. Wala naman, pag nagkagit-gitan, wala namang impact sa kanila eh. Ang may impact talaga ay Southeast Asian countries. Ang ano ko nga dito sa ating gobyerno is, why don't you talk it out with the rest of the claimant state and China, the code of conduct, and push for it? Ang hindi ko maintindihan, ang alam ko kasi dyan sa code of conduct na yan, other claimant states, you know, in the South China dispute, they want it pushed and concluded. Ibig sabihin, they want the code of conduct para maayos ang pormahan dyan sa South China Sea, at alam ng bawat isa kung anong kanilang boundaries in terms of actions. Kasi yun naman ang essence ng code of conduct. So from my friends coming from Vietnam, from Malaysia, and other claimant states, because I talked to them as well on this issue, and they're okay with the code of conduct. Ang hindi ko maintindihan, ang Pilipinas. Kasi tayo actually, ang laging may something, pag nag-uusap sila about code of conduct, we insist on something. Tingin ko kasi, ang Amerikano, ayaw niya mag-push ang code of conduct. Ayaw na magkaroon ng code of conduct in the South China Sea between ASEAN countries and China. Kasi pag nagkaroon ng code of conduct, wala na sila sa eksena. Kasi ibig sabihin, hindi nila magugulo na ang South China Sea dahil malinaw sa mga claimant states kung paano sila nagbe-behave at anong nirerespeto nila sa bawat isa at paano sila lalarga dyan sa South China Sea. Kasi yun ang essence ng code of conduct. I feel like it's really the dictates of the United States na sometimes we oppose certain things in the code of conduct. Kasi Pilipinas ang nag-oppose eh. In most cases, pagdating sa kung ano yung mga wordings ng code of conduct, even before, may sinasabi na the Philippines wants to have a third party in the code of conduct. A third party would mean, you know, an external power or external country na hindi naman kasali sa ASEAN, hindi rin kasali sa South China Sea dispute, na maging part ng code of conduct. Hindi pwede yun. I don't think China will bend on that, and I don't even think the other countries in ASEAN will agree. Kasi ang code of conduct is between the ASEAN states and China. Sila talagang nag-uusap dyan. So parang madali lang naman siguro mag-agree on certain things kung gusto mo talagang mapabuti at maging peaceful and stable ang South China Sea. Na kung hindi mo gusto dahil mawawalan ka, so, you know, gusto mo lang ng gulo, eh talagang hindi ka mag-agree. So may mga ganong klaseng dynamics. Sa akin, ang Pilipinas should work more with the Southeast Asian countries, especially the claimant states, to push through with the code of conduct in the South China Sea between ASEAN and China. You cannot isolate China in that code of conduct. Bakit? Because China is the biggest player in the South China Sea. It's a bigger player. You cannot do that. Kasi kung kayo-kayo lang din magkakaroon ng code of conduct, hindi pwede yun. Kasi you have one player out, magulo pa rin yan eh. So kaya nga ASEAN state and China, so that these two sides will talk and will come up with that code of conduct that will make the South China Sea a peaceful area for everyone to be happy. Ganun ang purpose niyan eh. Ang tanong, bakit hindi na pupush? Sometimes it's us who make question about some things in that code of conduct. Kaya hindi yan na pupush kasi ang ASEAN is consensus. If one country says no or may opposition sa word or whatever, hindi yan magpupush through. So tayo dapat bilang Pilipinas, if we really want a peaceful South China Sea, then we should cooperate more with ASEAN and ASEAN countries to push for the code of conduct to be concluded anytime soon. China, as far as I know, is willing to do that. I know that they want the code of conduct pushed through and concluded anytime soon. Mm-hmm. So tayo dapat proactive tayo. Ito yung ano ko dyan na analysis ko. President Duterte and the Dutertes, I don't think they have a deal with China. That's one thing that I can say. And I think this is really the truth. Why? Because hindi mahilig si Digong sa mga deal na ganyan eh. Walang ganun. And even China, it's not in their character to make a deal with an individual. Usually China makes deal with a country, state to state yan. Hindi yan individual to state. No, there's no such thing. Oh, wala din yan eh. That's one thing that we need to understand about China. That's the problem with Filipinos. They don't try to get to understand China as a country and the characteristic of the Chinese people.
China will not make a deal with a person. Usually, if it's the government, the Chinese government will deal with the government and country to country yan. If you talk about deals. Siguro, ang sinasabi lang kasi ni President Duterte. Si President Duterte and President Xi, outside of their official function or outside of government, outside of politics, they are friends, like people, like human beings. They're friends. And they're entitled to friendship, for God's sake, because they are human beings. So that is not a deal. That is just friendship. But that is not a deal. Ngayon, kung tatanungin mo naman ako sa ano, yun ang sinasabi ko. Kasi Americans likes to do this. If you look at Americans, they always deal with a person. Because sometimes, ginagamit nilang person to get what they want in a country. That's why that's why you look at the ano, diba? They always back up. Zelensky is back up by whom? In the Ukraine crisis. It's back up by the United States. Ano yung dealing ng United States? Through Zelensky. Even if the whole Ukrainian country doesn't like it anymore, pero ang kanilang ang kinakausap nila, binabackupan nila si Zelensky. Because if Zelensky is not back up by United States, Zelensky will not anymore be the president of Ukraine. Kasi ang United States mahilig sa ganon. Yung tao, in exchange kung anong mga personal interest niya, yun ang i-feed ng United States, sila ang mag-deal. It's not the country to country. Ganon sila eh. So kung tatanungin mo ako, kung mas may deal si PDBM with the United States, the possibility of that is higher and believable more compared dun sa Duterte-China. The deal ko no. No. Iba nga yung analysis ko nga eh. Mas mahirap, mas nakakaano pa nga yung analysis ko dyan eh. Mas, ngayon ko lang nare-realize yung mga bagay before the election eh. Kasi nung election, akala natin iba eh ba? Tapos parang sinasabi nga ng karamihan na budol. Pero ako meron akong mas malalim na analysis dyan eh. Sabi ko nga, even before the election, my analysis is, they already talked to the United States. Even before the election. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.